Nak. Bali ano, kulang ka kasi 1.5 ang kakasal. Ay, 700 lang yung pera. Nabalik na lang ako. Ito ang ibigay ko sa iyo, Ate Jenaline. Sabi ni Lola Jet, gamitin mo sa pang check up. Ano, isa muna dito yung sa ultrasound mo, ano? Mm-hmm. Tapos kung pwede, kung halimbawang labis o sobra, di ba? Budgetin niyo na sa panganganak niyo, ano? Mula pa noon kayo po anong tulong sa amin, mula nung nasa Karitong kami, Lola Jet. Hindi po namin nakakalimutan niyo. Magpagpalang gabi po sa atin lahat. Muli, ako po si Kuya Mark. At ako naman po si Kuya JM. At ito po ang Manoy Efren, Bicolanong Vlogger. Bali ngayong gabi, kukumustahin namin ulit si Ate Jenaline. Kasi nung nakaraan, binigyan na namin siya ng pampa-ultrasound para malaman na rin po kung talaga, kung kailan siya manganganak, exact date. At para malaman na rin yung kondisyon niya, kung overdue nga ba siya o na maliit lang sila ng tansya ng date. Okay. So, bali ngayon, dadalawin namin sila at may pinadala pong tulong dito galing kay Lola Jet ng USA. Shout out kay Lola Jet. God bless po sa inyo at sa inyo pong family. Opo. And lagi po kayo mag-iingat, ma'am. Ito kasi si ma'am, si Lola Jet, may pinagdadaanan ngayon. Laban lang po tayo, Lola Jet. Si Lola Jet ay isa sa mga sponsor natin na sobrang napakabait. Tingnan mo ngayon, kahit na may pinagdadaanan sa family niya, nagawa pa rin yan, tumulong. Anong maraming salamat po, Lola Jet. Talaga nasa puso po ni Lola Jet yung pagtulong kahit may pinagdadaanan siya sa family niya. So sana po malampasan niyo, ma'am. Stay strong lang po sa inyo at sa inyong family. Opo. At yun po, pupunta na rin kami lati Jenaline. Kamustahin po namin siya. Samahan niyo po kami at huwag niyo pong kalimutan na subscribe ang aming YouTube channel, Manoy Efren Bicolanong Vlogger. Ganun na rin po ang KSP TV, Katuwang sa Paglingam. At siyempre po, sa lahat po na munais na magpaabot ng kanilang tulong, meron po kami mga link ng mga account na pwede nyo pong makontak dyan sa description po at sa video. Maraming salamat po. Stay safe and God bless. Ginabi na kami. Galing kasi kami sa remittance. Kinuha namin itong padala ni Lola Jet. Tapo. Halos isang, sobra-sobra isang oras kami nag-ano doon sa remittance. Tagal kasi. Oo. Kaya medyo ginabi na kami. Kuya Albert. Tao po. Wala yara sila. Si Jenaline. May umuusok kanina eh. Tao po. Why tao? Ha? Walang tao. Tao po. Ate Jenaline. Kuya Albert. Tao po. Wala sila, wala din yung bike nila dito. Aww. Wala yung bike nila. Baka nanganak na si ano. Yun ang hindi natin alam. Sabi ko saan niya mag-text sa akin kapag nanganak na si Ate Jenaline. Pag pinunta man sa ospital, papasukin kaya tayo? Papasukin kaya tayo sa ospital? Hindi ko lang alam. May ng gantong oras. Oo. Tao po, Ate Jenaline. Tao po. The next day. Balikan namin sila ngayong umaga. Kasi kagabi wala sila. Tao po. Alpiyok. Oh, si Kuya Albert. Tao po. Busy si Kuya Albert, oh. Ano? Nag-ano ka, Kuya Albert? Naguho kayo si Kuya Albert. Nagkali sa tubig. Ha? Nagkali. Ay, nagkakali ka sa tubig. Ano na tubig? Ano yun? Hindi nag-stack, magbaha. Ano, ganito na lang tayo. Pwede makituloy. Palibak, sabi ko, punta sa Sergio ngayon. Dating si Papa Uy. Galing kami dito kagabi, wala kayo. Ay, saan naman kayo? Ba? Nagbili ng gas. Ah. Gabing-gabi. Nagbili ng gas?
Tagasiran, ubusan kami. Galing kami dito kagabi, wala nga kayo. Nagbalik din naman kami agad. Nag-akit kami dito. Sirado na pala. Oo, sabi ko, wala yung may wifi. Wala sila. Wala pati yung bike. Kumusta ang ultrasound mo? Hindi na ako sir muna ng ultrasound kasi ano yung mahal ang ultrasound. Sa 1.5 doon sa private. Pero akala ko yung sabi mo sa provincial yung nagpunta ako ng provincial sir, wala na din sa likod. Ah, binago na. Ano? Sinara muna dito baga sa likod. Ah, wala na yung ultrasound muna nila. Wala muna pa sa nantala daw kasi. Ah, okay. Kaya sinara ako sa private. Sabi nila mo sir JM, papa. Sa private ka dapat. Kaya medyo mahal. Nung Wibis, napunta ko. Uy, importante kasi yan, Ate Jenalyn. Dapat makapa-ultrasound ka na. Pero na-check up ka sa provincial? Tinignan ako, sir. Anong sabi? Baka nakamali lang daw ako ng bilang. May ilang naman sila sa tiyan ko. Pero sana ma-ultrasound ka na. Oo, dapat nakapa-ultrasound ka, Ate Gina. Importante kasi yan. Makita yung position ng bata. Kung, alam ko malalaman na rin ng doktor sa malalaman na yan kung OB kung kung binibilang kasi nila yan eh. Oo. Para malaman din natin kung Albert o Gina Lin ano, kung babae o lalaki. Tuloy yung pwede sa sige lang pasok sige lang nagalmasal na kayo? Tapos na ay tapos na ang kinaan nyo ito kanin at saka isda. Ayos yun inayos na ni Kuya Albert itong ano inayos na lami-lami sa inyo inagang kain ka nung may mga masabaw sabaw maganda yun sa inyo ano, may mga sabaw sabaw malunggay lalagyan ng malunggay pampagatas. Dito pa pala yung mga manok mate. Ito ate, dapat mailipat nyo itong mga manok ng nalagyan. Ay ba, kasi, bawal po yan dyan. Kawawa nyo yung baby, baka magkasakit. Sige, palipat ko na lang. Oo, kasi may mga ipot, may mga madumi. Baka ilayo-layo natin. Oo, kawawa ang baby. Pati yung mga anak mong dalawa, ilayo natin sa mga manok. Palipat ko na lang. Kasi malapit dito sa bintana ay. Saka yung dumi ng manok. Palipat na lang kung diyan sa una-unahan. Mabalahibo pati. Oo. Saka may mga yan, yung parang nila, yung garapang. Yung garapato pa, yung kuto ng manok. Sa amin ay bunhok. Bunhok, oo. Masakit yung makakagat. Sakit yung makakagat, di ba? Ngayon, ito naman, yung papag nyo, nabili na tayo ng kahoy. Mabili tayo ng kahoy para sa papag nyo. Maayos yung papag ninyo, Sira na din pala itong kutsin nyo, Yung dati pa nila yan. Yung dati pa yan? Yung ginigat. Oo. Ito, ayusin na natin yung papag. Marunong si Kuya Albert, Marunong naman yun. May ba siya? Martilyo? Meron. Lagari? Meron. Uyun? Gamit siya. Martilyo, lagari. Kansukat? Iyon ang wala, iyon ang wala niya. Yung pansukat. Pansukat. Sige, mabili din tayo ng pako na lang, pako. Pako. Yun lang bili. Para at least pagkapanganak mo, meron na kayong higaan agad na ready na. Hindi na mahirapan pati yung baby para yung lamig sa semento hindi na. Bakit Ate Gina rin nagsama ka pa pag pag alis kagabi? Maambon. Kami payong naman siya. May payong kayo? Hindi ka nagsombrero? Nagsombrero naman. Oo. Kasi sa bayan. Ang layo na binilan nyo ng gas, Doon man ang bilihan. Wala man dito sa malapit. Okay, ang layo na binilihan nila ng gas. Yung yung panggasira. Palagay dito sa... Oo, yung gas nila. Oo. Bili kami ng gas. Kaya mga TV na rin, malagay tayo dito ng solar nyo. May bag yata yun dito. Dito saka sa labas. Para maliwanag kayo dito. Apir. Bless mo na, bless. Bless. Tinulak na si kuya niya. Mabilis ka daw kuya. Mabilis daw. Si kuya daw. Mabilis ka daw sa akin. Ay, delikado yun yung gunting.
Baka oo, baka masundot sila. Ayan. Bali Ate Jenalyn, nagpunta kasi kami dito at may bibigay kami sa inyo. Mm-hmm. Eh, sa akala ka namin, andyan na yung resulta. Yung ultrasound. Oo. Ano? Bumalik sila, Sir Jim. Wala pa ako may pagkakulit. Ako nagtuloy ng ano, ultrasound. Andala ko lang kasi talaga, Sir. Ano, 700 tapos yung pamasahe. Mm-hmm. At hindi na ako nagpasama kay Kuya Albert mo. Nag-ano siya eh. Bantayan niyo yung dalawang bata. Yung hindi pala available ngayon yung ultrasound dun sa ano? Hindi, yung dati pong pina-ultrasound nandito sa dalawa. Ganda sana yun kasi mura lang dun. Wala. Ngayon wala na. Ang alam kasi sa provincial kasi nire-renovate. Kaya pinapaayos. Ngayon pinasara muna nila. Katapos lahat ng buntis, doon muna pinapasa sa private. Ay mahal. Sa private doon sa may, kay ano, doktor. Tapat lang nung. Sa tapat lang nung provincial. Dami nga buntis na naglalabor sa labas. Dun kasi sa private malalaman na 'yon yung kung ilan weeks na ilan months na yung bata para makapag-ready ka kung kailan ka talaga manganak. Mm-hmm. Bali ano, kulang ka kasi 1.5 ang tapos sa 1.5 lang yung pera. Mm-hmm. Nagbalik na lang ako. Pero nandiyan ang pera. Dalawang pares pati lalaki kaya para sila lang gusto na nalaruan. Kaya nyo pag ano sunod balik namin bibila namin kay laruan. Ha? Tatlo kayo bibila namin kayo ng laruan para dito kayo mag-away-away, ha? Oh, kunin mo na 'yon. Bilan daw kayo mga boy. Si Kuya Albert, bilan din natin ang laruan. Gusto mo broom broom, Kuya Albert? Road trip. Broom broom. Bale, Ate Jenalyn, kasi nga kulang yung pang-ultrasound mo. Nagpunta kami dito dahil may pinadala si Lola Jet. Ano? Naputol tayo at ano, nag-aaway na yung dalawang bata. Oo. Nag-aagawan kayo sila sa laruan. Oo. Okay. Bibilan natin sila ng laruan para hindi na sila mag-away. Oo. Kanya-kanya silang broom-broom. Tatlo sila. Ito nga, balik tayo sa usapan natin kanina, Ate Jenalyn. May pinadala dito si Lola Jit. Ano? Ngayon, sana makapa-ultrasound ka na. Ano, at importante yan, Ate Jenalyn, ano? Kung kaya ngayong araw, kaya pwede. Ngayon na ako pupunta, sir. Opo, at importante yan, ano? Para mapalagay din tayo sa kayo mga tumutulong sa atin, ano? Opo, sige. O, kasi nga, naabang din po kung anong resulta po. Para makita po. Dami kasi din nag-aabang kung anong resulta. Tama. Ano? Bale, ito, bibigay ko sa iyo. Oo. 1, 2, 3, 4. 5,000 pesos, says, di ba? Ito ang bibigay ko sa iyo, Ate Jenalyn. Sabi ni Lola Jet, gamitin mo sa pang check up. Ano, isa muna dito yung sa ultrasound mo, ano? Mm-hmm. Tapos kung pwede, kung halimbawang labis o sobra, di ba? Budgetin nyo na sa panganganak nyo, ano? Maigi yung may hawak kayong pera, ano? Ano? Salamat, sir. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. Ay, nagbalik. Plus jacket. Jacket. Si Kuya Will. Kuya Will. Thank you po, Lola Jit. Thank you, ma. Lola Jit, maraming salamat talaga sa binigay ko sa akin na maraming salamat talaga. Sana hindi po kayo lagi yung kasama sa pagtulong sa amin, si Sir Mark, Sir G.A. at sa Sir Itrin, lahat po kayo. Wala po akong ibang sasabihin, kundi magpasalamat talaga sa inyo. Maraming salamat talaga sa inyo. Ano, Ate Jenalyn, isama din natin yung mga sponsor natin sa dasal natin, ano, nailayo sila sa ano bang kapahamakan, especially si Lola Jit. Kaya si Lola Jit at si Jenalyn yun, may pinagdadaanan about sa family niya. Pero nagawa pa rin yung tumulong sa iyo. Maraming salamat talaga, Lola Jit. Kahit may problema pa po, hindi po kami pinabayaan. Mula pa noon, kayo po anong tulong sa amin. Mula nung nasa Kariton kami, Lola Jit. Hindi po namin nakasalimutan yun. Thank you po, Lola Jit. Maraming salamat.
kasi ito si Ate Jenna din yung mga problema nga talaga to sa financial. Yan, madalas sila nag-aawin ni Kuya Albert dahil nga doon sa kakulangan din sa, siyempre, mga nganak na siya, wala silang pagkukunan. Yung budget. Kaya kasi yung ano, kapasok ko sa hospital na walang-wala kayo. Tama. Diba? Maraming maraming salamat talaga sa inyo, Lola Jet, at saka sa lahat ng sponsor na tumutulong sa amin, Sir Mark, Sir Jet, kay Sir Espanyol, lahat talaga sa sponsor na tumutulong sa amin. Maraming salamat sa inyo. Para ayun, tingnan din natin yung ano, ginagawa ni ano, Kuya Albert. Bali ngayon, ngayon na rin araw, maaga pa naman eh, no? Pwede na akong, kahit ako na lang sir, kasi may ginagawa rin siya. Ayos. Kaya mo, ikaw lang mag-isa. Okay lang naman sir, kasi sigurado ka ha? Pagdating doon naman, diretso naman din doon sa ano, bago kay doktor. Harap lang naman ng provincial. Tapos ikit mo, ano yung tira. May gano'n na may budget kayo sa hospital, ano? Maliligo lang ako, tapos kailangan pala yun. Maliligo bago umalis. Maliligo na nga sana pa si Ray, nagdagdagdag kayo. Kanina din di rin natuloy. Yun ang nalimutan ko. Di nga pala ako nakapaligo. Pagkabangon alis. Oo, sabi ko, pag sarili ko sa motor, parang na nakalimutan ako. Di nga pala ako naligo. Masaya na si Ate Jenna Lynn, at least kahit pa paano, nawawala yung stress niya. Basta Ate Jenna Lynn, iwasan mo may stress, ano? Ha? Tsaka dasal ka lang na makaraos kayo mag-ina. Diyan sa sinapupunan mo. Naiinip na nga rin po ako. Gusto ko na talagang makaanak na at para ayos na. Pero sana babae. Hiling ko rin babae. Para makababae naman na kayo. Sabi ko nga para tumigil na si Kuya Albert. Pero tama na siguro yan. Ano? Sir, Diyos ko, ang hirap ng buhay. Dapat dalawa lang sana. Mm. Family planning na kayo, may mga ano naman diyan sa barangay eh. Mga saka bibigyan naman kayo ng ano diyan, contraceptive. Oo. Pangontra. O kung hindi, contraceptive pangontra kay Kuya Albert. Kung meron din patali sa lalaki, tawag nila patali. Yung kinakapon niyan eh. Oo. Aso naman kinakapon. Ha? Aso ata yung kinakapon. Ganun ba? Ay, sir, ano ba yun sir, mahirapan na siya pag siya ang mag ano, magbuhat ano? Hindi, ano bawal siya mag siya baga po nakahanap buhay ng siya pag, bali ikaw na lang magsasakit. Ako na lang kung ano, palaygit na lang talaga. Mas maingi. Yung sa babae. Oh. Kasi kung papapunin si Kuya Albert, napagaling pa siya eh. Di ba po tigil na lang. Ah. Ni-imagine ko yung kapon tatanggalin yung sintabi po sa mga kumakain. Joke lang po yun. Biro lang, biro. Ano talaga sir, kung ano, palaygit talaga. Mapalaygit talaga. Hindi na talaga ako mananganak niyan. Talagang 50 na talaga yun. Opo. Dahil siya hirap din ang buhay ngayon. Hindi mo rin masabi yung pinagkukunan nyo, di ba? Ayan na. Hindi na lang nandun po kayo lagi talaga. Hindi kayo nagsasawa sa amin sa pagtulong sa DHM. Bali mabalik din kami dito, ano, baka sunod na araw, balik kami dito. Madala na tayo ng mga materyales. Materyales. Yung kahoy, ano. Makapagawa na tayo ng papag nyo, ano. At meron naman siyang gamit, nilagari. Marunong yan si Kuya Albert, si Kuya Albert pa. Nakabuo na nga si Kuya Albert. Wala lang siya nun, samahan natin ng pansukat. Oo. Ano? Ruler? Na ba? Ruler yun. Metro. Ah, metro. Ruler. Tagal nun. Tinago na. Silipin natin si Kuya Albert ang ginagawa. Nag-ano, nag-upala siya. Kuya Albert! Malalim yung hinuhukay mo kay Albert ah. Kanal yan, kanal. Parang galit ka sa amin kay Albert, hinuhukayan mo kami. Kanal daw yan. Kanal, gadaanan ng tubig. Pwede man daw sa tanig. Ang ganda ng lupa dito oh. Kaya ang ganda ng ano oh. Ang ganda, ang dami nilang tanim dito. Galing ni Kuya Albert ano, nagagawa siya ng kanal para daanan ng tubig. Ang tanong, saan tayo makuha ng tubig? Ay, ito na yung CR. Yung pinaayos na may-ari, ano? Kaso ano pa lang yung mga tabing. Mga pansamantala. Habang inaayos pa. Natulungan ka na, Kuya Albert. Tinitingnan ka ni Lulong. Ha? Ano, Kuya Albert? Tinitingnan. Ah, tinitingnan ako. Dandaan ka, Parang hindi nabaon. Dandaan ka dyan.
Baka dumiretso ka dyan, diretso ka tabunin kay Albert. Para may galit si Albert. O mga bata, Kuya Albert ha, ingatan mo ha. Yan, Kuya Albert ha. Iwasan nyo na mag-away ha. Isipin mo na lang si Ate Jenaline. Nagpo-postpartum pa kasi ito eh. Oo, pasensya ano. Mm-mm. Mahabang pasensya. Mahabang pasensya, sobra. Ganyan ang gawa ko. Ganyan kay Mayura, grabe ang pasensya ko. Kasi ano, napo-postpartum din siya eh. Hindi ko alam kung saan nanggagaling kasi wala pa naman kaming anak. Pero sana soon. Soon, magkaroon na si Kuya JM ng ano, baby. O sana nga ano. Magseyo-seyo kasi sa Ubando. Ay, babae pala sumasayaw dun. Ay, siya? Oo, babae. Ay, kung kinakailangan sumayaw, sasayaw ako. Kuya Albert, ha? Unawa lang. Ganun talaga. Mahirap ang buhay. Gaya nga nasabi ni Kuya JM, ikaw dapat daw yung ipapakapon. pero sa ano yun, mga aso kasi. Ha, Kuya Albert, ha? Alagaan mo yung mag-iina mo, ha? Tama na yung tatlo. Bali maalis daw si ano, Ate Jenaline ngayon. Paano ako? Ultrasound. Kaya naman na niya. Hindi na kami kasama siguro o magbantay ng dalawa. Tama. Sabi magastasan ng masahe. Bali. Ang iniisip ko kung malakad niya mag-isa si Ate Jenaline. Eh kung abutin. Oo. Na ano kasi ni Ate Jenaline, magastasan sila sa pamasahe. Sigurado ka Ate Jenaline ha? Okay Albert, una na rin kami ha? Ito pala Ano magawa natin ng paraan? Matatataasan natin ito ano? Tataas ka sana kasi wala kong kahoy ay. Kahoy kailangan. Kahoy ang kailangan? Plywood. Pwede siguro natin isabay ito sana. Isama na. Pag madala ka ng materialis dito kay Albert. Isama na natin ito ano? Madala kami na ang kahoy. Lalagyan mo ng lupa yun di ba? Patungan. Tama. Yan, para may decente naman sila. Kasi ikaw, matrabaho ka, di ba? Si Ate Jenny na may iwan dito, at least. Hindi siya mahihirapan, kasi magaling pa siya. Mayoko, tama. At least, nakatayo lang siya. Taas. Nag-aasikaso ng pagkain. Luto niyo, di ba? Hindi siya mahihirapan, di ba? Dito sana ang gusto. Saka yung kulungan pala, Kuya Albert, ha? Igawa mo na lang dito sa ano, kung saan dito malapit. Dito ko. Ilayo mo kay Albert. Dito ko dapat ang ano, dapugan para mataas. Malapit na lumabas pati si baby mo. Ilayo mo kay Albert yung mga manok mo. Malapit na. Doon na lang din sa ano. Ano baka magka doon, ano? Baka magka-asma yung bata. Kasi daw maamo yung ipot. Ipot saka yung mga balahibo. Doon na lang on, malayo. Gawin mo lang kulukulungan diyan. Oo. Pag alam bawang talagang gusto mong malapit sa iyo, samahan mo. Huwag mo lais tabi sa pagtulog, ha? Oo, naalala ko si Kuya Willie. Ay, Tatay Willie, ano? Oo. Sinatabihan ang manok. Iba daw ang amoy. Ate Jenaline, ha? Asikaso ka na rin, ha? Para habang maaga pa. Para pagbalik niya sa lunes, makikita na niya. Okay, Ate Jenaline. Maraming salamat talaga sa inyo. Ingat ko, tama na talaga yan. Ha? Tama na. Promise mo? Promise. Tama na talaga. Nag-promise ko, Albert, sabi ni Albert, promise ko, tama na talaga yan. Oh. Alam mo ba, Kuya Albert, na promise are made to be broken? Diba? Sabi nga nila, huwag kang magsalita ng tapos. Diba? Ayan, Kuya Albert, ha? Una na kami. Tingin kayo palagi. Tapos, message nyo agad ako kung ano resulta, ano? Para alam din namin. Punta na lang ako doon. Puntahan ka rin. Pwede bisitahin mo ako doon sa bahay. Oo. Para makita ko din para ano. Makita. Sige, sige, ha. Pero ano ha? Huwag kayong magpagod na masyado at sige na rin ha. Oo. Oo. Okay, punta na din kami ha. Bye-bye. Oh, punta na kami at buksan na ni Kuya Albert ang gate. bye-bye. Salamat kay Lola Jet. Yan. Ingat, ingat.